Okay, anong problema natin, Mrs.? Ito po, tungkol po sa kuya ko yung pinulong. Anong nakita sa kuya mo? Na-aresto ba ang kuya mo? Opo. Anong nakuha sa kuya mo? Baril po. Pero wala pong baril yung kuya ko, kaya nagtataka po kami. May record ba ang kuya mo sa polisya? Wala po siyang record. Ano ba ang, anong, kung bakit may search warrant sa ano mo? Kasi ang rason po nila, may nag-report daw po sa kanila na may baril po ang kuya ko. Nakakulong ba ngayon ang kuya mo? Opo, nasa una po, Chateau Negros Oriental, tapos ngayon sa? Nasa Chateau Negros Oriental po. Ngayon nasa Dumaguete City na po. May piyansa ba dito? Meron po. Ang sino man, kapag nanggaling sa hukuman ang issue na search warrant, sa hukom yan ang galing yan. Ang hukom ay magbibigay ng search warrant pag nanggaling sa mga reporting party at mapanindigan ng mga alagad ng batas, may kontrabando, may illegal na bagay, may wanted na nagtatago dyan sa lugar na yun, pwedeng gawin search warrant. Ang search warrant ay pwede sa tao, pwede sa mga gamit. Ang arrest warrant is kung may wanted na aarestuhin, kiber lulusubin ang bahay. Alright, tulad nung kung mapanood mo sa YouTube, yung isang pulis na pumatay, alam na namin sa bahay siya. So pinagplanuhan namin kung paano namin siya makuha, binanggay sa sasakyan, lumabas siya. At nung paglabas, hinuli na namin. Salamat sa Diyos, siya ay nakakulong, 31 years siya ngayon, maghihimas ng tatabang rehas. Dahil may arrest warrant siya, hindi siya nag-surrender. So kinuha namin siya dahil yung kanyang suspect nasisigasigaan. Ang search warrant naman ay mga report na nanggagaling sa komunidad, sa barangay, at napasa sa pulis. At pulis naman, ipapasa ngayon sa judge. Ang judge ngayon, magdedetermina base doon sa tibay ng ebidensya or testimonya na meron nga baril si kuya mo. Na kahit na ako, pwede naman ako may issue ng search warrant. Halimbawa, ako marami akong baril. Pero lahat rehistrado, lahat may permit to carry, maliban lang doon sa mga armalay. So, pag nag-expire yun at hindi ko pinarenew sa tagal ng panahon, pwede ako may issue ng search warrant kung may galit sa akin para lang maipit ako. Sa kapatid mo, malamang may impormasyon sila na maaaring dati siya may baril or hindi niya na parehistro or binenta niya na hindi na wala doon. Sa nangyari, baka yung baril niya noon na may rehistrasyon na hindi niya nirehistro sa tagal ng panahon, wala namang masama at may nag-report. Example lang yun ha. Pag raid sa loob ng bahay, nakita yun, bit-bit ka, pero pwede ka magpiyansa. Ito ang nangyari sa kapatid mo. Ngayon, ang dapat gawin ng kapatid mo dyan, wala tayong magagawa, executive judge, hindi piskal, judge. Ang judge, hindi mo basta-basta maloloko kasi susumpa ka sa harap ng judge bago ka bibigyan ng search warrant, may testigo, hindi ba? SW kung tawagin, search warrant. Ang SW, search warrant, kung sino man titistigo, haharap sa huwes at sasabihin, manunumpa ka. Ako po ay sa buong katapatan, sa aking kaalaman, na pa'y meron ho siyang baril, etc., na makakasiguro po ako, ganito, ganyan, ganyan. Sasabihin, paano mo nalaman? Ganito, ganyan, ganyan. Didetermine ng executive judge ngayon. Sige, bigyan natin ng search warrant. Pag nagpositibo, kung walang nakitang baril dyan, walang kaso, paso. Kung may nakitang baril at live ammunition, kaso yun. Pwede ba siya makulong? Oo. Pwede ba siya magpiyansa? Oo rin. Makakalaya siya sa piyansa. Walang mangyayari kahit anong atungal mo sa akin dito kung hindi siya magpapiyansa. Kinakailang kumuha ka ng abogado or pumunta kayo sa PAO, Public Attorney's Office, na hilingin na magkaroon siya ng piyansa. At yung kanyang piyansa, kinakailangan, babaan kung kinakailangan, para naman mapansamantalang kalayaan niya. The Public Attorney's Office, refer the case, this person still detained for illegal possession of firearms, but that is, you know, in the house, but that is bailable, sabi niya, tama? And figure out exactly how much is the bail that's being set, kasi hindi natin nakikita kung anong bail, eh. Patingin niya muna ako. Ha? May nakalagay po. He's now arrested. 120,000. Ilang live ammunition? One caliber 38 revolver loaded with five live ammunition. So,
.38 caliber without a corresponding permit or license from any competent authority. What else? Okay, i-refer mo siya sa ano, sa okay, sulatan niya ang public attorney's office. See the possibility if they could motion to reduce bail. Kasi kung hindi magpapiyansa ang kapatid mo diyan, ngayon magmo-motion tayo. Nabawasan niya ang piyansa kung papayag, kung sa pamamagitan ng abogado na magpapiyansa siya. Okay? All right. Sige, ganun lang. Okay, sige, ganun lang, Mrs. Ha? Okay, next.